Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic, Fadailul Hijab. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang mga kahalagahan ng hijab, pagtatalakbong. Kabilang sa mababanggit natin na kahalagahan ng hijab, kahalagahan ng pagtatalakbong, sa wikang Arabic, unang-una mga kapatid, al-hijabu ta'ah. Ibig sabihin nito mga kapatid ay ang hijab ay bilang pagsunod. Ta'atun lillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'atun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ang hijab ay bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at bilang pagsunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ito ay mapapatunayan natin sa isang talata sa banal na Quran. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Makikita natin ang talatang ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab, ika-36 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, at hindi marapat sa taong nananampalataya sa Allah, lalaki man o babae, إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, na kapag itinalaga ng Allah at ang kanyang sugo ang isang kautusan. Ibig sabihin nito, kay pag nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala at kapag nag-utos ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang kautusan, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, na magkakaroon sila ng pamimili kung sang-ayon sa kanilang kagustuhan. Ibig sabihin ay ang taong nananampalataya sa Allah ay kapag mayroong kautusan ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto man niya ito hindi, ay sinusundan niya. Hindi na siya namimili at hindi na niya pinag-iisipan kung ano kaya gagawin ko ito o hindi, sapagkat siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinusunod niya. Ikalawa, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, al-hijabu tahara. Ibig sabihin ay ang hijab, ang pagsusuot ng talukbong, ay bilang kadalisayan. Tingnan ninyo, mga kapatid, taharatul qulub, kadalisayan ng puso ng mga tao. Taharatun liqulubil mu'minina wa taharatun liqulubil mu'minat. Kadalisayan ng puso ng mga babaeng nananampalataya sa Allah, at hindi lamang ang mga babae kundi kadalisayan din ng puso ng mga kalalakihan na nananampalataya sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na makikita rin natin sa Suratul Ahzab, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Makikita natin ito sa Suratul Ahzab na ika-53 na talata. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, at kung kayo ay may itatanong sa kanila, kung kayong mga kalalakihan ay mayroong itatanong sa kanila ng anumang inyong naisin na gustong itanong, fas'aluhunna min wara'i hijab. Ibig sabihin na kayo ay magtanong sa kanila na mayroong tinatawag na hijab, mayroong tinatawag na tabing, mayroong tinatawag na lambong na kung saan ay hindi ninyo sila makikita. Dhalikum atharu liqulubikum. Ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang higit na makakapagdalisay sa inyong mga puso, wa kulubihinna, at sa kanilang mga puso. Ikatlo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah na kahalagahan ng pagsusuot ng hijab, al-hijab o iffah. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang hijab o ang pagtatalukbong ay bilang kalinisang puri, bilang kalinisang budhi, bilang kalinisang dangal
ng mga kapatid natin na mga kababaihan. Annaha min alamatil afifat. Ang hijab, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay kabilang sa tanda ng mga babae na silang mga babae ay malilinis ang kanilang pori. Na makikita naman natin ang patunay nito sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'arafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Makikita natin sa Suratul Ahzab ika-59 na talata, ayon sa kahulugan ng talatang ito na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabi, o ikaw na propeta, tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya tinatawag na o ikaw Muhammad, kundi tinatawag niya o ikaw na propeta. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sabihin mo o ikaw na propeta sa iyong mga asawa at sa iyong mga anak na mga babae at sa mga babae ng mga taong nananampalataya, yudnina alayhinna min jalabibihinna, na itakip nila sa kanilang mga sarili ang kanilang mga balabal. Ibig sabihin ito mga kapatid, itakip nila sa kanilang mga sarili ang kanilang lambong na kung saan ay hindi makikita ang buong kanilang katawan. Mababalot ang kanilang ulo at mababalot ang kanilang buong katawan. Yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'arafna fala yu'zain. Ibig sabihin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dhalika adna ay yu'arafna. Ito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang higit na magaan upang sila ay malaman o upang sila ay makikilala at sila ay hindi pinsalain. Bakit mga kapatid? Dahil noong unang panahon mga kapatid na nananampalataya sa Allah doon sa Madina ay ang mga kalalakihan na mapaghimagsik, mga munafik, mga fasik, mga kalalakihan na mapaghimagsik doon sa Madina na ang ginagawa nila ay lumalabas sila sa bahay, naghihintay sila doon sa daan ng mga kababaihan, lalo na kapag sumapit na ang dilim, na subalit kapag nakikita nila ang mga babae, na mga babaeng nagtatalukbong, nababalot ang kanilang ulo at nababalot ang kanilang buong katawan, ay nirirespeto nila at hindi nila ginagawaan ng anumang pinsala o hindi sila gumagawa ng anumang bagay na hindi magugustuhan ng mga kababaihan. Sinasabi nila na yan yung mga babae na mga malilinis, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kabilang pa mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nakahalagahan, ika-apat na mababanggit natin, al-hijabu iman. Ibig sabihin ito mga kapatid ay ang hijab, ang pagtatalukbong ay bilang pananampalataya. Min alamati al-mu'minat. Tingnan ninyo mga kapatid, ito ay kabilang sa mga palatandaan ng mga babae na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Noong kapanahunan ni Aisha radiyallahu anha mga kapatid, si Aisha na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dumating sa kanya ang mga kababaihan, dumating sa kanya, pumasok sa kanyang pamamahay ang maraming mga babae, na ang mga babaeng ito ay nakasuot sila ng mga maninipis na damit. Nakasuot sila ng mga maninipis na damit nang makita sila ni Aisha radiyallahu anha, at sinabi ni Aisha sa kanila, In kuntunna mu'minat falaysa hadha bilibasil mu'minat wa in kuntunna ghair mu'minat fatamatta'na bihi. Kung kayo, sabi ni Aisha, ay mga babaeng nananampalataya, mga babaeng nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong mga suot ay hindi mga suot ng mga babaeng nananampalataya sa Allah. Subalit kung kayo ay hindi nananampalataya, magsialyo na kayo sa inyong ginagawa. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ikalima na kahalagahan ng pagtatalukbong o di kaya ay hijab, bagamat ito ang huli nating mababanggit, marami mga kapatid, subalit kakapusin tayo ng oras, ikalima na kahalagahan
ng tinatawag na hijab ay ang tinatawag sa wikang Arabic na haya. Ibig sabihin, al-hijabu haya. Ibig sabihin ito, mga kapatid, ang hijab, ang pagtatalokbong, ay bilang pagkakaroon ng hiya. Na ang mga kapatid natin na mga kababaihan, kapag sila ay nagtalokbong, tinakpan nila ang kanilang buong katawan, tinakpan nila ang kanilang buhok, ibig sabihin ay mayroon silang hiya sa kanilang mga sarili. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Ama ni Hurayra, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah. Tingnan ninyo mga kapatid, rawahu Ahmad wa Tirmizi, al-haya'u minal iman, ang pagkakaroon ng hiya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal iman, kabilang sa pananampalataya. Ibig sabihin ito mga kapatid, ay ang mga babae, kung sila ay mayroong hiya sa kanilang sarili, magtatalokbong sila. Kung ginawa nila ito na mayroon silang hiya sa kanilang mga sarili at nagtatalokbong sila mga kapatid, ibig sabihin ay minal iman, kabilang sa kanilang pananampalataya. Wal imanu fil jannah. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalataya ay tungo sa paraiso. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.